Creamline, hindi na makukuha pa ang inaasam-asam na Grand Slam. They are officially eliminated at di naaabante pa sa finals for the first time since 2017. Ano ang nangyari? Narito ang aming breakdown ng laban. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Isang bangungot para sa maraming CCS fans ang nangyari sa huling semi-finals match this reinforced conference. Ito kasi ang nagdikta kung aabante ba ang koponan sa finals o may masasaksihang bagong rivalry. Malaking challenge ang game na ito dahil kailangan ng Creamline na manalo in 3 or 4 sets para makapasok sa finals. Pero tila iba ang idinikta ng tadhana at hindi pumanig sa cool smashers ang laban. Narito ang mga naging pangyayari sa bawat set. Set number 1. Maagang nagpasiklab ang mga spikers ng Creamline. Halata ang kagustuhan nilang makabawi mula sa mapait na pagkatalo sa kamay ng Signal HD spikers. Sunod-sunod ang mga on-point na palo nila pero ang iba ay naiaangat naman ng Cherry Tigo. Bahagyang lumamang ang Cool Smashers dahil sa dalawang magkasunod na service aces ni Yellow Basa. Maging si Risa Sato na pumalit muna kay Seth Domingo ay maaga ring na-activate. Naging strategy ng Creamline ang loaded serves kaya naman nakakapag-commit ng unforced errors ang crossovers. Lumobo pa nga sa siyam ang kalamangan ng CCS dahil na rin sa mga quick attacks ni Sato. Sa kabilang banda, tila hindi naman maganda ang gising ng Cherry Tigo dahil hindi nila maitawid ng maayos ang bola. Isang violation ng crossovers ang nagtapos ng set sa score na 25-16. Set number 2. Kakaibang Cherry Tigo ang napanood ng mga fans. Mas determinado na sila at malayo ang galaw kumpara sa nangyari sa nakaraang set. Tinapatan ng crossovers ang mga deadly attacks ng Creamline sa pamamagitan ng mga monster blocks. Hirap nga ang CCS na makapatay ng bola dahil bukod sa nag-aabang na block ay matindi rin ang depensa ng Cherry Tigo sa likod. Nasolusyonan na rin nila ang attacking problems matapos magpakawala ng mga efficient spikes sina si Vujovic, Adorador at Karandang. Kaya pa naman sanang habulin ang 4-point lead sa dulo ng set pero tinapos na ito ng kanilang import sa pamamagitan ng isang service ace sa score na 20-25. Set number 3. Pinangunahan ni Yellow Basa at Eliza Valdez ang atake ng Creamline. Dikitan lang ang score sa pagsisimula ng set at tila nabuhayan naman ang Cool Smashers. Sunod-sunod ang mga combination plays nila kaya naman litong-lito ang mga blockers ng kalaban. Sadyang mainit ang mga kamay ni Valdez at kahit sa back row ay nakakapuntos ito. Sa kabilang banda ang mabibilis at baon na atake ni Sha Karandang ang bumuhat sa Cherry Tigo. Dumagdag pa dyan ang mga quick attacks ni Baliton kaya napunta sa kanila ang kalamangan at momentum. Gumana ang blockings ng crossovers at naging mas impressive ang floor defense nila. Nawala nga ang floor coverage ng Creamline sa gitnang bahagi ng set kaya naman sinamantala ito ni Namaylin Paat. Dominant win ang nakuha nila sa third set sa score na 14-25. Set number 4. Nagising ang Cool Smashers mula sa bangungot ng third set. Sunod-sunod na kalkuladong attacks ang pinakawalan nila kaya naman nabaon ang crossovers. Lumobo pa nga sa 13 ang kalamangan ng Creamline matapos ang isang spike ni Eliza at service ace ni Basa. Everything was going well nga para sa invitational champs. Lahat ay gumagalaw at inilabas na ng kanilang spikers ang mga pangmalakasang palo. Maging si Gemma Galanza ay umarangkada na rin sa scoring. Ang isang back row attack ni Yellow Basa ang tumapos sa set sa score na 25-11. Set number 5. Hindi pumayag ng Cherry Tigo na maulit ang poor performance nila sa 4th set. Nakipagsagutan sila ng puntos sa mainit na mga kamay ng CCS players. Naging impressive na din ang floor defense nila kaya naman long rallies na ang nasaksihan ng mga fans. Pero sadyang gigil sina Valdez at Galanza na maipanalo ang kanilang huling semifinals match. Picture perfect nga ang mga combination plays at down the line attacks na pinakawalan nila. Maging si Michelle Gumabaw ay nagpakitang gilas na rin kaya naman naipanalo nila ang laban sa mga score na 25-16, 20-25, 14-25, 25-11 at 15-9. Bagamat nanalo ang Creamline, hindi sila aabante sa finals dahil sa point system. Triple tie sa win-loss record ang CCS, Signal at Petrogas pero lamang ang Angels sa crossovers pagdating sa points kaya naman sila ang maghaharap sa finals. Makakalaban uli ng Cool Smashers ang Cherry Tigo sa kanilang battle for third place na magaganap sa Webes. And that's it mga ka-Volley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.